Hindi ako nakagalaw agad. Alam kong aksidente lang ang nangyari. Pero hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. At pakiramdam ko nagsiakyatan lahat ng dugo ko sa aking muka. Pakiramdam ko lalagnatin ako dahil biglang uminit ang aking katawan. Itutulak ko sana ito pero agad niyang nahawakan ang bato ko. At bago pa ako makahuma, pinalalim na nito ang paghalik sa akin. Hindi ko alam paano tutugunin ang halik niya dahil itong first kiss ko. Oh my God, ang first kiss ko kinuha ni Sir Dave. Tinulak ko siya at naiyak ako. Ang first kiss ko. Bakit mo ninakaw ang first kiss ko? Para yun sa magiging first boyfriend ko. Umiiyak kong sabi sa kanya. Nakita ko pang nagbagong ekspresyon ang mukha niya. Pero agad naman itong nakabawi. Masuyo itong tumingin sa akin. At kinulong ang mukha ko gamit ang kanyang mga palad. Papanagutan kita. Ano? Napataas ang boses ko. Alam kong OA ang reaksyon ko pero mas OA naman ang sinabi niya. Sabi ko, papanagutan kita. And I'm not sorry for kissing you, Arabella. Hinawakan ito ang kamay ko at dinala sa labi niya. Simula ngayon, boyfriend mo na ako. Diretsong sabi nito na ikinalaglag ng pangako. Ala, si Sir Dave Joker. Nakangiwi kong sabi sa kanya nung nakabawi na ako. Ano ba sa kanyang pakikipagrelasyon? Parang naglalako lang ng gulay o di kaya nag-aaya kumain? Tsaka bakit ako? Sigurado ba siya na gusto niya akong maging girlfriend niya? Ni hindi pa nga siya nanligaw sa akin. Tsaka dalagang Pilipina ako, no? Anong akala niya sa akin, easy girl? Ayoko nga. Marupok ako pero konti lang. As in, konti lang. Pero, pwede naman sigurong pag-usapan, di ba? Nge, umayos ka nga, Arabella. Anong pag-usapan? Magpakipot ka naman, girl. Pagalit ko sa aking sarili. Bakit naman kasi ninakaw niyang first kiss ko? Kasalanan ko din naman kasi. Kung di ako lumingon, edi sana hindi niya ako nahalikan. Tsaka kung hindi ako naging OA at paiyak-iyak pa na akala mo naman binuntis, edi sana wala ako sa ganitong sitwasyon ngayon. Muli kong binalik ang mga tingin ko sa mukha niya. At nakita ko ang biglang pagbago ng reaksyon ng mukha nito na tila hindi niya yata nagustuhan ang sinabi ko. Do I look like I'm joking, Arabella? Tanong nito sa akin. Kung kanina nakahawak lang ito sa kamay ko, ngayon ay nakakulong na ako sa mga bisig niya. Hindi din ako makakaatras dahil wala na akong maaatrasan pa. Sinubukan ko siyang itulak sa dibdib dahil nag-iibang reaksyon ng katawan ko sa sobrang lapit niya sa akin. Pakiramdam ko para akong napapaso sa tuwing dumadampi ang balat nito sa akin. Ito din naman kasing unang pagkakataon kong may lalaking nakalapit sa akin kagaya nito. Arabella, pukaw nito sa pagiging tulala ko. Po? From now on, you will not call me sir, okay? I am your boyfriend. And you are my girlfriend. No buts. Ay, hala sir. Bakit? Sigurado po ba kayo dyan? Nakanguso kong tanong sa kanya. Pero parang mali atang reaksyon ko dahil nakita kong napalunok ito. Halos amoy ko din ang mabango niyang hininga. Kahit kakatapos niya lang kumain. Iba ang hatid sa akin ang init ng kanyang hininga. Na tumatama sa mukha ko sa tuwing humihinga ito. Para itong nagbibigay ng kakaibang init mula sa loob ko. What do you mean? Mahirap lang ako, sir. Wala akong maipagmamalaki sa'yo. Marami ka pang hindi alam sa akin. We have enough time to know each other, baby. Hala, baby agad? Parang sobrang bilis naman ata, sir. I'm not getting any younger, Arabella. Ikaw na rin ang nagsabing matanda na ako. Joke lang po yun, sir. Tsaka ano na lang sasabihin ng mga magulang mo? Isang Dave Villarama pumatol sa isang katulong. Masakit man isipin pero dun lang tayo sa totoo. Ang layo ng agwat ng estado namin sa isa't isa. Baka ako pa ang dahilan ng ikakabagsak niya. Tsak isang malaking iskandalo at kahihiyan sa pamilya nila na ang nag-iisang tagapagmana ng mga Villarama. Pumatol sa isang babaeng wala man lang sinabi sa lipunan. Ni hindi ko nga alam ang pinagmulan ko. Wala akong alam ni isa tungkol sa mga magulang ko. I'm old enough, Arabella. I can decide on my own. This is my life. Ako ang pipili kung sino at anong gugustuhin ko. Gugustuhin? Ibig sabihin hindi pa gusto. Sa bagay, sino ba ako para magustuhan niya? Pakiramdam ko may mga karayom na tumusok-tusok sa puso ko. Pero bakit? Ibig sabihin may nararamdaman ako para kay Sir Dave? Ano naman ngayon kung wala itong gusto sa akin? Alam ko namang si Ma'am Amelie ang mahal nito.
Kaya nga ito umuwing luhaan ngayon dahil sa pambabasted ni ma'am sa kanya. Come on, baby. Don't think too much. Malambing na sabi nito, sabay halik sa noo ko. Nung tumingin ako sa kanya, sinalubong ng itim niyang mga mata ang titig ko. Bakit pa kasi sa tuwing tinitingnan ako ni Sir, pakiramdam ko nahihipnotismo ako. Nawawala ako sa aking sarili. Pakiramdam ko hindi gumagana ang utak ko at napapa-oo lang ako sa kanya. Pero, Sir Dave... Bakit pakiramdam ko ayaw mo? May gusto ka bang iba? Masungit nitong tanong sa akin. Bakit parang nabaligtad ata ako? May manliligaw ba na nagsusungit? Sa pagkakaalam ko kasi yung mga nanliligaw dapat nanunuyo. Tell me, Arabella, do you like someone? Ulit nito sa tanong niya. Mas istrikto at mas masungit ang reaksyon niya ngayon. Wala no, humirap ako. Tsaka ano naman ngayon kung may... What? May gusto kong iba? Inilapit nitong mukha niya sa akin. Halos naduduling na ako sa sobrang lapit. Look at me, baby. Sabihin mo sa akin kung sino. May diin nitong sabi na tila winawarningan ako. Halos matinig ko ng tibok ng puso ko sa hindi ko maipaliwanag na dahilan. Feeling ko pulang-pula ng mukha at pati bato ko nagiinit na rin. Come on, baby. Tell me. Marahan kong hinampas ang dibdib niya, pero lalo lamang itong lumapit. Oh my goodness, ang tigas naman ng dibdib niya. Please, Kuya, wag po. Wag niyo pong patagalin. Charot lang. Wala nga. Ang bata ko pa kaya. Baling ko dito. Wala pa akong narating sa buhay, sir. Marami pa akong gustong gawin, kaya bawal akong mag-boyfriend at bawal pa akong magkagusto. That's my girl. So, from now on you're mine. Only mine, Arabella. Diba, kakasabi ko lang na bawal pa akong mag-boyfriend, tsaka bawal pa akong magkagusto. Yeah, but I'm the exception, baby. Seryoso ka ba talaga, sir? Paninigurado ko. Hindi kaya pinaglalaruan niya lang ako o di kaya nagbibiro lang ito? Pero isipin ko palang nabiro lang sa kanya ang lahat. Parang nasasaktan na ako. Paano kung mahulog ako sa kanya? Why are you asking too much? Naiirit ang tanong nito sa akin. Ay, iba din si sir. May attitude din talagang lalaking to. Bakit sir? Mahal mo ba ako? Kasi diba, ang mag-boyfriend dapat nagmamahalan. Nakita kong natigilan ito. Hindi ko alam pero parang may kumurot sa puso ko nung makita kong natigilan siya. Tama ba? Tama ba ang nakita kong lungkot sa mga mata niya? Pero alam ko namang hindi para sa akin ang emosyong yun. I know hindi ako nito mahal. Napasubo lang ito kasi umiyak ako dahil sa pagnakaw niya sa first kiss ko. Di ba nga heartbroken ito? Kanina lang umiiyak ito ah. Tapos ngayon gusto na maging girlfriend niya ako? Maaring wala akong karanasan pero hindi naman ako bago sa ganito. Gusto kong umayaw, pero gusto ko ring subukan. Siguro nga may nararamdaman ako sa kanya. Siguro yung kakaibang nadarama ko sa tuwing malapit siya o sa tuwing naiisip ko siya ay nagpapahiwatig na may pagtingin ako sa kanya. Pero paano naman ako kung ma-realize niyang hindi pala akong gusto niya? Anong magiging laban ko? Ano lang ba ang meron ako? Kakayanin ko bang magiging sakit na dala nito? Huwag mo na pong sagutin, Sir Dave. Alam ko naman po ang sagot. Pakiramdam ko hindi magtatagal at maiiyak na ako. Ewan pero parang piniga ang puso ko nang makita kong kalungkutan sa mga mata niya. Thank you for understanding, Arabella. But please, let me. Hindi ko na pinatapos ang gusto niyang sabihin. Kinabig ko ang batok niya at pinatakan ko ng mag-aanghalik ang kanyang labi. Okay lang. Maghihintay ako. Hihintayin kong maramdaman mo sa akin ang nararamdaman mo sa kanya. Tutulungan kitang kalimutan siya. Matapat kong sabi sa kanya. Thank you, baby. Thank you. Susugal ako para sa kanya. Ilalaban ko kung ano man itong nararamdaman ko para kay Sir Dave. Arabella, pinapasabi pala ni Sir Dave na puntahan mo siya sa silid niya pagkatapos mo maglaba. Bungad ni Nana sa akin pagkapasok ko sa kusina. Kakatapos ko lang isampay ang mga pinaglabahan kong mga damit ni Sir Dave. Konti lang naman ito, mas madami pa nga ang kortina at yung mga ginamit naming sapin sa mesa para sa birthday ko. Gising na pala ito? Ang aga pa kaya? Ilang oras lang ba ang tulog niya? Hindi ko maiwasang mag-alala dahil late na kaming nakatulog kagabi. Pinauna pa nga niya akong matulog kasi iinom daw muna siya pampaantok.
Hindi na rin ako nagpumilit pa dahil pagod na din ako. Tsaka gusto ko siyang bigyan ng privacy. Baka kasi gusto muna nitong mapag-isa. Bakit daw po, Nana? Magalang ko ng tanong sa kanya. Hindi ko alam. Basta bumaba ito kanina at hinahanap ka. Pero agad din namang umakyat sa kwarto niya pagkatapos kang puntahan sa likod. Pinuntahan niya po ako, Nana? Tanong ko at tumango naman si Nana. Kung pinuntahan niya ako, bakit hindi ko siya nakita doon? Hindi rin naman niya ako tinawag. Bigla akong kinabahan. Baka kasi nakita ako nito kaninang kausap si Gayden kaya hindi ako nito tinawag. Hindi kaya nagalit ito sa akin? Mahigpit pa naman itong pinagbawal sa akin na ayaw niyang makipaglapit o makipagmabutihan ako kay Gayden. Sabi niya wala daw siyang tiwala dito. Pero hindi ko naman pwedeng baliwalain si Gayden. Maayos naman ang pakikitungo nito sa akin. Siya kakaibigan ng turing ko dito. Kung gano'n naman palang may duda siya kay Gayden, edi sana, hindi na lang nila tinanggap ito. Kawawa naman yung tao, maayos naman sa trabaho. Tsaka sa tingin ko kay Gayden, mabait naman ito kahit hindi masyadong palakibo. Pero sinarili ko na lang kung ano man ang opinion ko para kay Gayden. Hindi na lang ako nakipag-argumento pa sa kanya kaninang madaling araw kasi baka unang araw pa lang ng pagiging magkasintahan namin, nag-away pa agad kami. Pakidala na lang din tong merienda ni Sir Dave mo. Untag ni Manang sa akin, sabay abot sa tray na may lamang merienda. Okay po, Nana, dadalhin ko yan kay Sir Dave. Napag-usapan namin ni Dave kagabi na huwag munang ipaalam ang relasyon namin sa mga tao dito. Alam ko kasing boto lahat ng kasama ko dito sa bahay kay Ma'am Amilet. Bukang bibig nila kung gaano ito kabait. Totoo din naman kasi, kahit ako nagustuhan kong ugali nito, kahit sandali lang kaming nagkakilala. Sinabi ko kay Sir Dave na hayaan muna naming lumipas sa mga araw bago ito ipaalam sa kanila. Ayaw pa nga sanang pumayag ni Sir Dave kasi sabi niya malalaman at malalaman din naman daw nilang lahat. Tsaka wala naman siyang pakialam sa kung anong sasabihin ng mga ito. Pero ako ang umayaw. Hindi ko kasi maiwasang mag-isip na baka iba ang dating nito sa kanila. Bit-bit ang dalang tray, umakyat ako papunta sa silid niya. Sir Dave, marahan kong tawag sa labas ng pintuan. Nahihirapan akong kumato kasi bit-bit ko ang tray ng merienda. Sir, tawag ko ulit. Ilang beses na akong tumawag pero wala pa rin sumasagot mula sa loob. Inayos ko ang pagkahawak ko sa tray at pinihit ko ng seradura. Mabuti at hindi naman pala ito nakalak. Dahan-dahan akong pumasok at inilibot ko ang tingin sa loob ng silid niya. Nagtataka ako dahil wala naman siya dito. Ang sabi ni Nana, pinapatawag niya ako. Tahimik ang silid niya pero medyo magulo. Nagkalat pa ang mga damit na pinaghubadan nito kagabi. Nilapag ko muna ang kanyang merienda sa side table. Sir Dave, tawag ko ulit dito pero wala talagang sumasagot. Naisipin kong silipin siya sa terrace. Minsan kasi nakita ko itong nakatambay doon. Sa isip ko baka nagpapahangin lamang ito. Sir Dave, oh my God, sir, ano bang nangyayari sa'yo? Nagmamadali akong lumapit sa kanya. Nakasalampak ito sa sahig at halos hindi niya mabuksan ang mata niya sa sobrang kalasingan. Nakita kong dalawang bote ng Jack Daniel sa kanyang tabi na walang laman. Sir, gising! Tara, doon tayo sa loob. Aya ko sa kanya. Hindi ko alam kung kaya pa ba nitong tumayo. Pero sa kalagayan nito ngayon parang hindi na nito kaya pa. Please, don't leave me. Natigilan ako sa akmang pag-alalay sa kanya. Dama kong pagmamakaawa nito sa boses niya at hindi ko maiwasang mahabag para sa kanya. Please, I can't. Huwag mo kong iwan. Sinisinok pa ito habang sinasabi ang mga katagang yon. Hindi ko alam pero parang may sumikdo sa loob ko. Para ba sa akin ang mga sinasabi niya? Bakit ibang pakiramdam ko? Bakit parang nasasaktan ako? Pilit kong inignora kung ano man ang nararamdaman ko ngayon. Kailangan niya ang tulong ko. Pinangako ko sa kanyang tutulungan ko siya. Pagsubok lamang ito sa relasyon namin. Sinubukan ko itong itayo kahit hirap na hirap ako sa sobrang laking bulas niya. Ganun pa man nakaya ko itong ipasok at ihiga sa kanyang kama. He looks so miserable. The mighty Dave Villarama looks so weak right now. Parang hindi siya ang Dave na nakilala ko. Ang layo-layo ng kalagayan ito sa Dave na una kong nakilala. Ito bang nagawa ng pag-ibig para sa kanya? Please. Akin ka na lang. Akin ka na lang. Halos nagmamakaawa ito kahit nakapikit. Maawa ka sa akin. Hindi ko kaya. Doon ko na hindi na kaya nang pigilan ng aking emosyon. Parang biglang may pumiga sa puso ko sa sobrang sakit ng mga salitang narinig ko mula sa kanya.
Alam ko kung para kaninong mga katagang sinabi niya. Hindi ko na malayang umiiyak na pala ako. Bakit ganito? Alam ko namang sa simula pa lang hindi niya ako mahal. Pero bakit nasasaktan pa rin ako? Lumapit ako sa kanya at umupo ako sa tabi niya. Hinawi ko ang buhok na nakatabon sa mukha niya. At inayos ko ang pagkakalagay ng unan sa ulo niya. Hinawakan itong palapulsuhan ko. Pero nanatili pa rin akong nakapikit. Please, akin ka na lang. Akin ka na lang. Paulit-ulit nitong sabi. Alam kong hindi niya alam ang pinagsasabi niya. Pero parang dinudurog nitong puso ko. Shh! Tama na, Sir Dave. Makakalimutan mo rin siya. Sabi ko. Pero tumutulong mga luha sa mga mata ko habang sinasabi kong mga salitang yun sa kanya. Andito ako. Tutulungan kitang makalimutan siya. Makakalimutan mo rin siya. Halos hindi ko na maibuka ang mga labi ko habang sinasabi kong mga salitang yun. Ganito palang umibig. Sabi nila, masaya pero bakit ako nasasaktan? Please, Avi. Ako na lang. Sabi nito sa mahinang boses. At nakita ko pang may lumabas na luha sa nakapikit niyang mga mata. Tinakpan ko ang aking bibig para walang tinig na lumabas dito. Ang sakit. Ang sakit palang marinig mula sa kanya. Para akong sinaksak ng ilang beses. Pakiramdam ko nangihina ako sa kanyang binitiwan. Biglang nanikip ang aking dibdib at tila nahihirapan akong huminga sa sakit na nadarama nito ngayon. Alam kong si Amelet ang laman ng isip at puso niya. Pero umaasa ako. Umaasa ako na kahit konti may nararamdaman ito para sa akin. I love you, Abby. Mahal na mahal kita. Sabi nito sa mahinang boses, pero klarong-klaro sa pandinig ko. Para akong sinampal ng paulit-ulit sa huling sinabi niya. Hindi ko na kayang marinig pa ang anumang sasabihin pa nito. Tumayo ako at iniwan siya sa loob ng silid niya. Bago ako lumabas, tumingin muna ako sa kanya. Alam kong hindi niya na matatandaan kung ano mga pinagsasabi niya. Pero sobrang sakit nito para sa akin. Hindi ko rin naman siya masisisi dahil una palang klaro na sa akin na hindi ako nito mahal. Pero sumugal ako. Hindi ko alam kung kakayanin ko ba itong pinasok ko. Ang alam ko lang ngayon nasasaktan ako. Kung ganito ba ang nararamdaman kapag nagmahal, parang natatakot akong ipagpatuloy ito. Dahil ngayon pa nga lang nabago kami. Sobrang sakit na. Paano na lang kung magtatagal pa kami? Kakayanin ko ba? Kakayanin ko bang mahalin ang isang pusong wasak sa nakaraan niya? Paano ko bubuuin ang puso niya kung para pa rin ito sa iba? Dave's POV. I woke up feeling lightheaded. Pumipintig-pintig ang sentido ko. The last thing I remember, I was drinking in the terrace crying my heart out. Who the hell brought me here inside my room? Is it Nana? But I don't think Nana can carry me here. Maybe she asked help for Joel and Gardine. Maaga akong nagising kanina. I'm planning to surprise Arabella. Cause it's our first day being in a relationship. I know I'm too fast that I didn't even give her a chance to decide about this. Pero gusto kong subukan. I may be unfair but I feel something strange whenever I'm around her. I want to figure out what is this I'm feeling towards her. I know that I'm her first boyfriend. Kaya nga ito naiyak nung ninakaw ko daw ang first kiss niya. But I don't regret what I did. I'm happy that I took her first kiss dahil nagkaroon ako ng rason para maging kami. There's an attraction that draws me to be close to her. Parang gusto ko siyang alagaan. Gusto ko siyang protektahan. She looks so innocent and vulnerable that I would want to keep it that way. Actually, I'm not planning this thing to happen. I just want to tease her. But I can't deny also that I feel something stirred off inside me when our lips met. I feel weird every time I'm staring at her beautiful electric blue eyes. There's this certain emotion that she's hiding inside. Those blue eyes that I want to look at me only. It's a weird feeling because I know that I love Amelet. But I can't also deny that I admire Arabella's beauty. Sobrang amo ng mukha niya. Her presence brought to me to different dimension that I don't even feel when I'm with Amelet. Maybe because Amelet doesn't feel anything towards me. I can't really figure it out. That moment our eyes met, the first time I saw her in this house. I know that she's different especially when I saw her smile. Ibang dating ng ngiti niya sa akin. I know I don't have any right towards her, but I want her smile only for me. I can still remember how I overreacted when Calix had the guts to introduce himself to her. To fuck with that guy. He's the ultimate player.
Wala akong narinig na sineryosong lalaking yun. And I don't want him to include Arabella in his collection. There's something special about the girl. And I want to protect her. Mas nainis pa ako nung nakita kong nakipagtawanan pa ito kay Calix. Pero hindi man lang makuhang umiti sa akin. Parang lagi itong natataranta sa tuwing mapalapit ako sa kanya. But how come it's so easy for her to be friendly with my fucker friend? And the brute even talked to me that he wants her. And he said he's serious. Baka ito na daw ang panahon na magseseryoso ito. Seriously, the fucker is serious? Para atang may himala. But I warned him. I know he's kind. Siya ang tipong hindi nakukontento at madaling magsawa. That night he left feeling annoyed at me. But it's fine. How many times he tried to get a chance to talk to Arabella. But I didn't allow him. Good thing I told her to go inside and let Gina to do her work. Kasi kung hindi alam kung gagawa ng paraan si Villegas, makuha lang ang gusto nito. I thought it will end with Calix. But I think I'm wrong. The first time I saw that guy. I know that he's up to something. Hindi bagay dito maging hardinero. He doesn't look like one. Mukha pa nga itong mayaman. Kung di lang sana umalis yung dating hardinero, wala ito dito ngayon. I don't really care about him at first. But I notice the way he stares at me is different. I can feel it.